Kumusta mga ka-atletico? Sa wakas, may Pinoy import na rin na tumuntong sa PBA sa katauhan ni RJ Abarrientos mula Japan at South Korea, magpapakitang gilas na si RJ suot ang jersey ng Barangay Ginebra. Marami tuloy ang napaisip kung tuloy-tuloy na ba ito? Uwi na nga ba ang mga Pinoy imports para maglaro sa professional league sa kanilang hometown? Sino kaya ang susunod sa yapak ni Abarrientos? Heto ang ilan sa mga top Pinoy reinforcements na tingin namin ay kayang-kaya na dominahin ang PBA. Renz Abando. Si Renz Abando na marahil ang may pinakamalakas na hatak overseas nang maglaro ito para sa anyang Red Boosters sa KBL. Buhat ng magtungo ito sa Korea ay tila mas lalong tumaas ang lundag ng dating UST at Letran superstar. Sa KBL, naging one-time champion siya at lumahok din sa slam dunk contest kung saan siya rin ang nagwagi. Sa kanyang last season sa KBL, nag-average siya ng 9.9 points, 4.3 rebounds at 1 block per game. Ito'y kahit pa nagkaroon siya ng injury sa kanyang spine dahil sa masamang bagsak ng mabangga ni American import Chinano Unwaku. Mas lalong gumawa ng ingay si Abando na maglaro din ito para sa Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Naging instrumental ang kanyang depensa at ang mga energetic dunks na kinaaliwan din ng mga international basketball community. Jordan Heading. Kung gugustuhin ni Jordan Heading na maglaro sa PBA, ito na ang tamang panahon lalo pa 28 years old na rin siya. Nagpa-draft na noong 2021 si Heading sa PBA Gilas Draft kung saan siya pa ang naging first pick ng Terra Firma. Pero imbis na maglaro sa PBA, ay iniwan nito ang national team para bumiyahe sa Taiwan at doon magbasketball. Sa ngayon, ay hindi pa klaro ang status ni Heading sa PBA. Pero sa Gilas ay mukhang ayos naman na ang relasyon nito dahil naimbitahan naman siya sa national team para sana sa Olympic qualifying tournament. Parte si Heading ng Strong Group Athletics ngayon para sa 2024 Dubai International Basketball Championships. Carl Tamayo. Sa listahan na ito, si Carl Tamayo marahil ang may pinakamataas na potensyal. Hindi pa natin nakikita kung anong maximum ceiling ni Tamayo, pero sa edad niyang 23 ay hindi malabong mag-improve pa ang basketball skills nito. Permanent fixture na si Tamayo sa Gilas program. Salamat sa height nitong 6'8" na advantage agad dahil may liksi rin siya at decent shooting. Kakapirma lang ni Tamayo sa Changwon LG Shakers sa KBL. Ngunit hindi malayo na posibleng bumalik din ito sa PBA pagtapos ng kanyang kontrata. Dwight Ramos. Walang katakataka na si Dwight Ramos ang top point guard ng Pilipinas. Sa Gilas Pilipinas pa lang ay evident nang si Ramos ang pinagkakatiwalaan para pangunahan ang opensa ng national team. Kaya naman, hindi na nakakagulat na pag-agawan siya sakaling mag-declare siya sa PBA draft. Sa dating panayam kay Dwight, sinabi niya na hindi niya isasara ang kanyang pinto para maglaro sa PBA. Kapag nangyari ito, magiging instant contender ang sinumang koponan na makasungkit kay St. Dwight. Kay Soto. Wala nang dapat pag-usapan pa. Kapag pumasok si Kai Soto sa PBA, ay may chance ang maging greatest of all time siya ng liga. Nakikita na natin ang kanyang improvement sa mga international tournaments. At kung maayos lang sana ang pag-handle sa kanya, ay mayroon na talagang chance na nakapasok na siya noon sa NBA. Kaya naman, walang duda na may chance ang mahanay sa mga legendary Filipino basketball players si Kai kung sakaling piliin niyang maglaro sa PBA. Kayo mga ka-atletico, sino sa tingin nyo ang pwedeng maging superstar sa PBA? I-comment nyo na yan!